balita. Tulong muna bago ang balita. UNTV. Grabe hard ng training ko ngayon. Kamusta ang Baguio? Ang bilis nito, no? Galing Baguio, parang ano lang. Jogging ko rin eh. Simula na eh. Grabe yung langit siya, no? Without si Bradley. Bakit? Dahil si Manny is training with God. With God? Grabe yan. Ah. Sino ang sparring partner niya? Ayun na nga. Kalain mo ang ano pala, nasa itaas, sa boxing aficionado. Wow. At nagtitrain pa, baka may spark pa sa'yo, Manny. Sabi mo sa amin, ha? Swerte naman ni Manny. Isipin mo, kasama niya. Sino naman ang kasama ni Bradley? Si Bradley ay alagad ng kadiliman. Yun ang kalaban ni Manny. Dahil siya ay negro. Oh. Eh si Ma'am Annie kaya, kaya ang kanyang kasama doon kasi iniwan na siya ni Nika. Ma'am Annie, good morning! Ako naman yung palaging may kasama dito, like Gunny's here, Gunny. Yung ating mga kasama sa control. Bong Gia sa inyong lahat dyan! Bong Gia! Okay, Tudubay ang sagot, di ba? Ano ba Tudubay? Tudubay! Okay, maraming salamat. Karen Day at sa mga kasama mo dyan, maraming salamat at magandang umaga. Bong Gia! To the bank. Ang hirap ng nakakaroon. Habang umi-spar. Oo. Shadow fight. Nag-re-recite siya ng mga ano. Hindi ka sa ilong ano. Nag-re-recite siya. Ganon. Ang galing. Ng mga verses. Verses sa Bible. Natutunan ko ka rin eh kay ano, Brady Reilly. Ganun. Bible verses? Bible ambassador. Jab mo, ano, jab mo, kanan eh. Oo. Parang si Pacquiao. Ikaw nga, Mang Rolly, pakitaan mo nga kami. Dati yung bangsa. Ito na dahil. Jab mo, yan. Yun. Tulog. Ako tulog. Ganun lang pala gagawin pag panik. Kaya matapos ang boxing. Oh. Ganun lang. Napasagan ka na ba ng... Alam mo, pinatay ko sa ilag yung kalabang ko. Napagod eh, no? Dito nga na. Sumisigaw ako. Sumuntok ka, boy. Pero sa boxing, talagang pagkaliwete ka, mahirap kalaban. Mahirap, mahirap. Masal mo. Masal mo kasi mahirap. Ako, kanan talaga ako. Pero ang stance ko, is kaliwa. Kaliwa. Left. Hindi mo alam, akala mo, dinadjab kita. Ini straight. Pala straight na pala yun. Kasi ganoon ako ninyo. Dapat sa straight. Straight dahil hindi ka naman tatagal sa suntukan eh. Pero pinakahirap pa rin eh. Tatagal ka ba ng 15 rounds o 12 rounds? Hindi. Ang suntukan sa kalye, naabot lang ang kanya yan. 3 minuto yan, nagkakaawatan na yan. Pag pisak na yung mata mo rito, aawatin na yan. At saka pagka nagpisak, tinamaan ka rito. Hindi mo mapipigil yung luha, dadaloy dyan. Oo. Tulo pa si Pumo, tapos nanonood yung mga kapwa mo bata. Ay, umiiyak mo, ay, umiiyak. Iyakin mo, alam talagang tinamakan. Saka talaga nakakakita ka talagang Estrella. Stars talaga. Totoo yan, pag tinamakan ka rito, may Estrella yan. Nasuntok na ba kayo, Karen? Eh? Nakipagsuntukan na kayo? Stars. Oh, eh, nakipag-sparring na yan. Nasundo yan. Nung bata-bata ba? Marami ba kayong... Ha? Marami kayong naka... Mga walo. May outstanding na lang ako. Kasi binabanggit siya. Ano mga dahilan ng pagsusuntukan? Boxing lang. Talaga. Wala lang, boxing talaga o away? Karen, yung outstanding na mo. Apat na away. Aawal. Yung outstanding na hamon mo sa mga ano. Ako ngayon, matagal lang din lumalaro. Matagal na. Pati football. Si Tentay Nuebe pataas mo. Ay, pagmamalaki mo. Si Tentay Nuebe pataas. Stamina pa. 79 above. Hinahamon niya. Ang edad ay si Tentay Nuebe. Pero pagdadala mo ng barangay clearance. Saka, medical certificate. Medical certificate. At saka yung... Waiver. Yung ano, yung partido bautismo. Kung dayain ako, i-field, ilaban sa akin, 78. Eko, baka i-confirm. Kailangan, confirmado. Diba? O sige. Hanap akong kalaban nyo, Karen. Pero talaga, hindi tayo susuko, ah. Sa Scarborough. Hindi nga.
Wang Yan Island, ang sabi ng mga Chinese. Wang Yan Island. Pinatawag na yung ating ano diplomata sa Beijing. Pinatawag na. Sino tinawag? Si De Rosario? Eh ba, nabastos pa yung diplomat natin? Ano, yung nando sa Beijing. Bakit? Kinantahan pa ng Pinoy. Talaga nang iinis din. Kinantahan ng Pinoy? Oo. Anong kanta? Niya, when they Beijing. The Beijing. The Beijing. Niloloko mo ako. Kayo. The begin. Nangingisda yung mga Chinese doon. Akala ay mong... Hinuli nyo? Hinaharas nyo. Eh amin yun. Eh sabi naman ni Lagaswin, hindi tayo papayag. Lalaban tayo. Lalaban natin ang ating soberenya. Pero dahil matigas din ang China, Karen, eh, talagang ang gusto na lang natin daanin sa international law of the sino siyang makaka-address ng problema. Sa itlos. Itlos. Sa itlos. Hindi itlog. Oo, sa itlos. Dapat sama nyo si El Shaddai. Itaas ang itlos. Itaas ang inyong mga itlos. Kailangan may mutual consent. Correct. Oo, eh, pag ayaw nung isa, you cannot sit down. Dapat eh, may consent, may dialogue talaga. Si Senator Recto naman, ang nakikita niya, joint exploration na lang daw. Hindi pa papayag. Correct. Ang unang tanong, hindi papayag kaya ba? Pangalawa, kung papayag, baka mamaya lugi na naman tayo dyan. Hindi na naman fair. Kawawa naman tayo. Lala, mga na naman. Bigyan nyo na lang kami ng ika-apat na bahagi. Ika-apat. Hindi naman po pwede. So hindi. Sa isang, anong tag doon? Balde, hindi, mas malaki sang pa. Drum, isang drum. Makahuli kayo isang balde, bigyan naman lang kami isang tabo. Isang kilo. Ah, tiyan na lang. Tabo pero na lang. Pero isang tabo. Patik. Amuyo. Ataw na naman sa atin. Saan na yung... Electric. Oo. Ang sabi nila eh, at tagal-tagal na naming pag-aari yan. Diyan kami nanguhuli nung araw pa. Walang umi-istorbo sa amin. Ngayon kayo... Istorbin nyo kami. Sa mga news nga raw nila, ang sama-sama ang natin. Ang sama natin. Parang anong ginagawa natin, pumunta tayo doon, sila raw nagpunta lang doon dahil umiiwas sila sa isang bagyo. Uh-oh. Tapos bigla tayong pumasok, kasama na yung Gregorio Uh-oh. Del Pinar, makikipaglaban ba tayo Uh-oh. Ng war? Ganun na. Samantalang tayo, ni Chekwa, ayaw natin gamitin. Tinuman nakapirwisyo pa yan. Tinuman nakapirwisyo pa yung Gregorio Del Pinar. Diba, imbis na makatulog. Ano ba gagawin yan? Nagpapatrolya yan. Reconnaissance. Halimbawa, vinilate ng Malaysia. Sabihin niyo, medyo yaka na to. Baka hindi. Ang mahirap na bansa, hindi pwedeng mapag-gera. Tandaan niyo yan. Nasa the art of war ni Sun Tzu yan. Huwag kang makikipag-gera kung hindi mo kayang magpakain ng sundalo. Gutom so, yung sundalo mo. Baka mamatay sa gusto. Oo. Iniinggit kayo, tinawa, nakipag-gera ka. Ang yaman ng kalaban nyo. Naglalaglag ng mga supplies. Tapos pinakikita pa sa inyo, kumakain sila. Bacon. So, gusto nyo? O ayaw nyo? Gutom na kayo, mamatay kayo sa muna. Surrender na po. Pingi. Oo, yung hirap naman. Hindi, sa mubig lang na ipapanalugir eh. Kahit gano'n kayo karami, kontrolado ko ang tubig sa disyerto. Naubusan kayo ng tubig. Pasusukuin ko kayo. Kaya pala marami yung mayaman sa Gitan. Matay ka. Madidehydrate ka. Kami yan, dito, lalakas namin. Latan-lata na kayo, ang dami niyong baril. Oh, sino iinom sa inyo? Mag-surrender dito ng 10 rifle. 10-10 lang ang punta. I-deposit nyo rito yan. Surrender kayo basic na. Basic need pa rin talaga pala. When you are dying of thirst, you will drink from a mud hole. Patay ka dyan. Ay, hirap ng gera. Naku. Napanood na ni Rol yan eh. Marami sa Korean mo. Napatay na ba rin? Mahirap ang gera. Hindi ba lang? Hindi ba sa nakikipag-gera isang bansang mahirap? Wala kang itatagal. Ito po ang headline ng Manila Times. We're not leaving. Panatag. Malacanang on Wednesday declared that Philippine vessels will remain at the Panatag or Scarborough Shoal amidst China's call on the Philippines to pull out all of its ships from the disputed area. Presidential Communications Development and Strategic Planning Office Secretary Ricky Carandang said that China should recall its vessels at the shoal, which the Philippines also calls Bajo de Masinloc, a part of Masinloc Town in Zambales Province. We're also telling them to do the same. Leave the shoal. That's our
territory, Canandang told a press briefing. Ito rin po ang banner headline ng Philippine Star, DND, China bullying Philippines. Manila, Philippines, how can an ant bully an elephant? This was how Defense Secretary Voltaire Gazmin reacted to China's claim that Filipino sailors had harassed Chinese fishermen in the Scarborough Shoal, which the Philippines calls Panatag Shoal. In a phone patch interview with defense reporters, Gazmin said, Filipinos should make it known that it's the Philippines that is being bullied by China. The people should know that what the government is doing is for the benefit of each Filipino. The people should help so the world would know that we are being bullied, Gazmin said. We should instill in the people the need to love our country by supporting the government's stand right now against China. Meron pang isa, ako pa rin ba yan? At banner headline po ng Philippine Daily Inquirer. Philippines ignores China demand to quit Shoal, but Palace says talks continuing to resolve dispute. Tingnan mo ito, sinasabog ka Sun Tzu. Sun Tzu? Ayan. Tingnan mo ngayon. Ikaw, Ninya, basahin mo. Ayan, sige. Tingnan mo kung ano sinasabi ni Sun Tzu. Kaya walang boses eh. Si ikaw na lang meta. Sun Tzu battle planning fighting strategy war enemy prepared attack strength weakness. Okay. He who wishes to fight must first count the cost. When you engage in actual fighting, if victory is long in coming, then men's weapons will grow dull and their ardor will be dampened. If you lay siege to a town, you will exhaust your strength. Pala may baong ka. Mahirap yan. Gutom kayo. Paano kayo mananalo? Eh? Gutom ang laban nyo. Baka sa gutom ka mamamatay. Ha? Baka sa gutom ka mamamatay. Sa gutom ka mamamatay. Eh. Hindi sa bala, no? Kaya pala karene sa mga gera, meron ding mga investor, ano? May mga financier din. Karene, karene kaya pala sa atin na lang wag na tayo magpakalayo-layo. Yung tayo versus dun sa mga Abu Sayyaf, wala tayong panama. Kasi dun sa armas nila against sa atin. Oo, walang talaga. Mas ano sila, lamang. Lamang eh. Lamangan yan. Gulangan yan. Saka strategy talaga. Eh, pagka ganyan, sinasabi ng China, galit nga sa atin eh. Ano pinagmamalaki nyo yung Treaty of Paris? Ano pinagmamalaki nyo yung treaty with the Great Britain noong 1930? Wala yan. Hindi stipulated yan sa inyong tratado. Kayong mga tratadong mag-draft niyan at pumirma dyan. Walang sinasabing Wangian Island. Walang sinasabing kailan nyo lang inanun yung kung ano-ano mga sinukat nyo dyan, kumuha kayo ng sarili nyong agrimensor. Kami amin yan noon pa. Walang sukatan. Amin yan. Kahit na malayo sa kanila. Basta amin yan. Kami nakadiscovery dyan eh. Ayun naman, bigat. Tayo masyado kasi tayo magalang, mabait. Siyempre, yung sukat-sukat natin. Ato lang laban. Yung sukat-sukat natin, di po pwede. Pag inayawan ng China, inayawan. Kahit na states ang makialam dyan, di po pero, pwede. Pero, iba ka rin na nung unang panahon, kung sinong makatagpo sa isang lugar, kanya na yun? Yun ang nga eh. Pero Columbus, hindi kasi, diba? Hindi nila pinamahayan or hindi nila ng tao. So, dapat tumira sila para mapasa kanila. Pero hindi eh. Yun ang pinaka... Economic zone nila. Iba yung economic zone natin. Modern economic zone. Yung kanila nung araw pa. O, dyan tinuli si Limahong. Ang sasa, kiniklaim nila kayo. Ah, dun ba? Oo, dun. Ikaw. Falkland Island, nalay-lay sa British na malapit sa Argentina. Pero nakita mo, yung Falkland, pinag-awayan. Argentina, sino nag-reside? Si Thatcher. Margaret. Si Margaret Thatcher. Ano inaano niyo diyan? Ang bigat, ang layo nun ha. Layo nun. Ito naman, Karen, sa Daily Tribune ngayon. Ang balita po, Esis Marquez blasts Noynoy for dismantling rule of law. Baguio City, Malacanang's unrelenting and ill-advised attacks to undermine the Supreme Court are creating a dangerous culture or culture which promotes defiance of court orders and legal processes, warned Court Administrator Jose Midas Marquez yesterday, speaking during the annual forum for newsmen covering the judiciary beat. Marquez cautioned that the executive department's moves will undermine not only the judiciary but the entire system of government grounded
on law. Correct ka dyan, Marquez. Pag diniscredit mo nang diniscredit ka na tumapila sa tao na talagang hindi na reliable yan, Korte Suprema, mawawala ang rule of law. Kaya nga daw, Karen, nawawala ng tiwala yung taong bayan dahil din sa negative. At karamihan, hindi pa abogado ang nagsasabi ng ganyan. Nakita mo si Trillanes. Pabayaan natin tao. Ngayon, latest, sinasabi na ni Dato Manong, iyan ang datong Ilocano. Manong. Na hindi po pwedeng tanggalin o isuspinde si GMA. Dahil hindi ang pwede dyan ay ang Congress. Hilapit naman sa Congress. Hindi po pwede dahil yung offense na yan, nangyari ng presidente pa siya. Hindi pwedeng i-handle ng Ethics Committee. Okay. Sabi ni Gonzales, Neptali. Ito naman si Yonasan ang ano. Tanggalin nyo man yan, hindi naman magagalit ang tao. Yung mga dapat nakatiliran. How about the rule of law? Hindi ba na yun? Nakita mo, yung mga senador pa, Trillanes, saka lawmaker, sino itong ibig maging lawbreaker? Because of ignorance. And stupidity. Di ba? Ito pa isang maganda. Palagi tayo na economic growth. Economic growth. Pero ang sabi ng Asian Development Bank, hanggat hindi nag-i-industrialize ang Pilipino, walang economic growth. Meron nga yung economic growth natin brought about by so many factors, kagaya ng OFW's. Call center. Remittances. OFW remittances. Pero isipin nyo, sabi ng Asian Development Bank, portfolio investment. Yung mga investment ninyo, yan dyan sa call center, ang nagbe-beneficio lang, yung mga edukadong tao. Alimbawa, si Betchay, tinawag mo, ikaw nga mag-call center ka rito. Si Nika, ang galing. Itong tatlong to. May trabaho to. Garantisado. Papare yung walang edukasyon. Sino kukuha sa call center? Mas marami yun. Not good enough sa English. Not good enough. Hindi ba? Yung growth rate natin, hindi nagkakaroon ng equitable distribution. Ang lumalago, yung mga kapitalista. Mm-hmm. Pero it doesn't trickle down. Di ba? So yung mga mayayaman, lalong yung mayaman. Lalong yung mayaman. Yung mga nasa poverty line, 26% ng Pilipino. Yung mga mamamayan na hindi nakakaintindi ng mga statistics. Ang naiintindihan lang yung kalam ng sikmura. Hindi ba? Na wala silang kinakain sa pagkainan. At yan, miski sa survey, lumalabas na ang priority ng mga mahihirap na Pilipino, I couldn't care less. Ikulong niya si Corona. Kung ano gawin nyo, manghabol kayo ng corrupt. Tama yung ano ng ADB. Ikulong mo lahat ng corrupt. Yung ba'y pwede nang garantiya na kakain ng mga naghihirap? Sa latest survey ng Pulse Asia, 9 out of 10 Filipinos, ang unang-una nilang gustong gawa ng paraan ng administrasyon ay yung pataas na pataas ng presyo ng mga bilihin. That's number one. Alam mo, kung tayo industrialize, tumaas ang presyo, may buying, may purchasing power tayo. May pambili tayo, nagtatrabaho mga tao eh. Karen, hindi pa ba tayo considered industrialized nation? No. Backward tayo. Developing nation, developing forever. Sa lahat ng developing countries dito sa Asia, tayo ang pinakamataas ang percentage ng poverty dito sa atin. 26%. So ilan yung mayaman? Middle class, malaki pa rin. Ang middle class na hati na rin. Ang middle ka dati. Correct. Ngayon, below. Lower middle. Lower ka na. Meron ng upper middle. At may lower middle. Middle. At lower middle. Meron lower middle. Correct. Yung lower middle, minamagnet na. Papunta na siya sa poverty. Sa poverty. So kami nasa grassroots. Kasi nakakapagtaka yan eh, Karen ni Ngay. Ganito, ang sabi daw, progressive na. Yung low-cost housing, yung low-cost, kahit sa lending institutions, sa mga SSS Pag-ibig, dati, 160,000 yung low-cost. Mm-hmm. Alam mo yung low-cost? 320,000 ang low-cost. Ang sweldo ba? Nagbabago. Hindi. Kinakain yun, no? Tumaas na tayo. Balang yun, no? Balang. Pag hindi edukado, wala eh. Walang garantiya na industrialization. At saka, paano mo mapapabagsak ang presyo kung hindi ka industrialized? At kung hindi ka nag-overproduce,
wala kang surplus goods. Alam mo, yung pagma-manufacture pa lang, mahal na yung presyo, dahil unang-unang babayaran mo, kuryente. Kuryente, enerya. How can you? Labor. Industrialized. May steel industry tayo. Kaya ano sabi ng Asian Development Bank? Magkaroon ng dialogue ang gobyerno at yung mga kapitalista kung paano makagagawa ng industriya. Dahil tayo, nakakasal na tayo sa yan eh. Playing field. Di ba? Nakakasakad yan. Akito may mga goods sa 168 na istambayan ni Porky. Pinakamura lahat. Alin pa ang pwede nating gawin na mura, na exportable, na hindi magkakaroon ng stiff competition? Somebody that can really cut the mustard. Kaya ang dami ka rin yung nagsaraduan ngayon talagang mga sa garments factory, mga garments industry. Ito mga mura na ito, surplus lang to galing sa China. Hukay-hukay. May mga araw eh, sa dami ng naglaban dito, binili lahat yung stock pinaanod sa ilog. Ha? Ganun eh, papatayin ka talaga, patayang cutthroat competition. Kailangan may surplus ka. And that is the only way to fight inflation. Hindi po pwede na yung surot, ngenge, bungenge, ginaganon yung aso, hinahabol ng aso yung buntot niya, ikutan lang na ikutan. Routinized, a vicious circle. Pahirap yun. Wala, tataas mo, tataas mo. Habulan ng habulan, wala rin. Siguro ngayon, kaya... kung nag-produce ka ng marami, magiging mura. If you are flooding the market with so many goods, abababa ang presyo niyan. Tsaka maraming nag-alisa ng mga multinational companies sa atin, Karen, pumunta ng Thailand, yung labor cost mas mababa. Yung labor. Kuryente. Yun. Example na lang, yung mga pharmaceutical firms, no? Maraming nagsara dito. Unang-una na, Pfizer. Manis dito. Ang dami. Pinakamalakas yun eh. Yung gumagawa ng toothpaste, di ba? Wala na dito sa atin. Pwede nga bulin yung puhuna, no? Nag-invest na sila, biglang ipa-pull out dito. Hindi po pwede. Dahil nga, nung araw, meron tayong import control. Meron tayong import control. Tapos, hindi ka po pwedeng maglabas ng kapital mo. No. Porsyento lang ng pinagnegosyohan mo rito, ang pwede mong i-remit sa labas. Dadaan ka sa central bank. Dito mo, mapipilitan kang i-reinvest dito at magpanibago ka ng industriya na papasukan ng Pilipino. Kung agrikultura ka, ano gagawin mo? Naghihintay ka na maghihintay na tumubo. Pag binagyo, gutom kayong lahat. Samantala kung industrialize kayo at marami kayong produksyon, tatlong shifts, pwede may pang umaga, may pang tanghali, may pang hapon, nagtatrabaho, usok mang kumpanya. Ang hirap eh. Eh tayo nandirito, biski nga sa kasaysayan ng mundo, Amerika, Inglaterra, lumaban ng Amerika. Bakit ngayon? Third world yan eh. Germany, third world. Japan, third world. Tayo. Tayo, third world. Tayo. Until now. Tayo ngayon na naiwan dito. Third place. Ang Germany, mga Harvard, yung mga librong galing doon, tinapon lahat. Correct. Japan, di ba? Japan, ang Meiji family. Si George Washington and Alexander Hamilton. Hindi, dito lang sa atin, ano? Pwede naman tayong gumawa ng kotse. Pero isa lang gumawa dito, hindi pang ginawa natin sa RAW. Ngayon, panahon ni Cory, pumasok sana ang Kia rito, gagawin pinakamurang kotse para gawing four-month car, nakialam yung isang cabinet member, si Jocon Concepcion. Huwag. Bakit? Mukhang na sila kita. Personal lang. Sa personal lang nila, hindi sa taong bayan. Nakikita niyo. Yan ang pangit. Meron na pang mga third world na umusad na kasabayan na. Germany, Japan. China. Number one, Japan. Sa Asia. China. Wala, iwang-iwan talaga tayo. Pero supposed to be before, tayo yung 15 years. Malaysia. Malaysia. Truly Asia. Nakakapag-manufacture na ng kotse. Ano sabi ni Rick? Develop your steel industry. Steel that can create machines. That can create machines. That can create machines. Ano na develop natin sa steel? Nakaw. S-T-E-A-L. Nakaw. Fully developed. Kasi, B-S-T-E-E-L. At kamali yung pagkaintindi. At excellent tayo doon. Excellent tayo. Top one. Yung banner headline ng Manila Standard today, ito ay buong puso kong inaalay kay Porky. Wala.
Pork holiday declared, kaya siya wala. Hog raisers protest imports smuggling. We are forced to mount a pork holiday nationwide to cut down on the losses since President Aquino has been noy-noying while the hog industry is being slaughtered due to the rampant smuggling of imported meat, said Durian Tan, director. Durian Tan. Baho. Director of the Swine Development Council, a group of commercial and backyard hog raisers. On the eve of the evening of a three-day national convention of the joint hog and chicken industries from April 19 to 21 in Cebu, the council's directors met to map out plans to save the ailing meat industry. Alam mo, totoo yan, Karen. Eh. Mm. Sa amin sa Bulacan, di ba ang kinabubuhay ng maraming mga tao, especially sa Santa Maria, Bulacan, yung backyard farm, nag-aalaga sila ng mga baboy. Alam mo, bumaba talaga yung presyo ng buhay na karne, ng baboy. I think, 90 pesos. Na talagang luging-lugi na sila. Napakahirap ibenta. Ang hirap ibenta at ang hirap mag-alaga ng baboy. Tsaka talo sila sa feeds, no? Talo sila. Mahalang feeds. Tapos ito nung mga panahon na holiday season, magpapasko to, na ang sabi ng Department of Agriculture, legal yung pagpasok dahil yung kakulangan daw ng meat pagpasok ng holiday season, inagapan nila. Na pumatay talaga doon sa mga dito sa maliliit na nag-aalaga ng hayop. Tayo kasi walang proteksyon. Yan yung pinasok natin. Correct. World Trade Organization. At saka yung free market. Pasok tayo at sinasabi pa nila yung malalaking bansa, walang protectionism. Grabe, oh. Protectionism, para yan, nagsisilbi yan sa mga taong ibig kumasenso. Bansang kumasenso. Yung mga asensado na ayaw nila, buksan mo ang market. Papasok kami dyan. Mm-hmm. Lumabang ka kung lalaban ka. Walang laban. At paano ka lalaban ngayon? Walang panali. Sipin mo nga, Star Apple natin, Star Apple, ma- pagkatapos yung masaras na galing sa abroad, 5 piso lang, ano, bibilin mo? Hindi naman piso. Eh, yung sibuyas. Yung sinasabing law of comparative advantage. Yeah. Na, pwede naman bumili rin sa 168. Ba't ako bibili dyan? Sa mall. Malapit. Galing sa China, lahat mura. Sa o paano ngayon, pag dumating, sapatos, mas mura dumating yung punto na nawalan ka ng dolyar na pambili. Correct. At kinontrol na nila at hindi na kayo gumagawa. Hindi, kami ang may kontrol ng lahat na ito. Kami ang nagsusupply. Kahit magkano. Yayariin na namin kayo. Sasanayin namin kayo ganyan. Ako ang natuwa kay Alcala. Dahil may pinahayag siya. Sana mga totoo. Ano ayoko kasi ng mga puro ano eh, rhetoric. Sige, eh. Secretary. I-develop na natin ang bawang. Kukunti raw ang magiging aswang. Sabi. Dahil kasi ini-import natin ang bawang eh. Okay. Sa Bukawi lang hindi nag-i-import ang bawang. Bawal yun bawal eh. Pa. Ang bawang. Mm. Yung mga bawang, ini-import natin ngayon. Ultimo man eh. Yung malaki. Ay, malaki. Ultimo sibuyas. Lahat imported. Ultimo yung bigas. Ano ano tawag nyo? Tamarindo. Saging. Di ba? Tamarindo. Tamarindo. Sampalo. Ba't lahat ba natin ini-import? Di ba agricultural country correct. Tayo? Correct. Exactly. Mas mura eh. Hindi na nga tayo agricultural eh. Eh para saan pa yung mga fields paano tayo naging plains? Agricultural? Eh natin kung subdivision eh. Puro buildings. Ano yung buildings? Converted na. Example na nga lang ito saging eh. Isipin mo. Sa abroad pagaling yung dole. Ang nandito yung tagum na gawa ng mga Florendo, talo ng dole, yung chikita na ini-import natin sa Japan. Mas malakas pa rin yung dole kaysa doon sa chikita. Chikita? Chikiti. Dito sa bansa na natin. Sa atin yun, kaya Florendo yun eh, tagum. Ang hirap, di ba? Eh, panita yung importasyon, lahat lumalabas. Umaasa na tayo ngayon. Ano tayo? Yung buyer na tayo. Correct. Hindi tayo seller. Seller. Eh, saan natin kukunin yung pambili naman? Wala namang pambili rin. Utang. Hindi, meron namang ginawa. Ang mapipilitan ka na bumili rin sa mura. Ang mura nang gagaling sa China. May ginawa naman. Anong gagawin mo? May ginawa naman Karen ng gobyerno. Inimbento to cooperative system because the money cycle, ang sabi, pagka ang tao bumibili ng anumang bagay, mayaman, lalo yung mayaman. So, inimbento to cooperative na from the poor man, dadaan muna sa cooperative para mag, makumita muna yung pera bago ano sa mayaman.
Ang problema, itong cooperative, lahat halos dinakaw naman. Yung bondo. Paano tayo ganyan? Korupsyon na naman. Korupsyon. Pero yung korupsyon, hindi totoo yan. Huwag kayong maniwala dyan. Hindi po totoo ang korupsyon. Nakapagka walang kurap, walang mahirap. Dahil? Eh, wala kang blueprint ka. Wala kang ekonomiyang ano eh. Wala kang maipakita. Nakita mo ang ADB mismo nagsasabi. Hindi tayo aasenso hanggat walang industrialization. Yeah. Na nilalabanan naman ng kano, hindi ka pwedeng mag-industrialize dahil wala kang atomic plant. Ganun. O, paano mo susustinian na araw-araw brownout? Okay lang. Take from Japan. Ano nga ako nung magsalita siya, no, araw-araw pala nahalala niya nanay niya. Sino? Si Pinoy. Kasi brownout. Mga reminders eh, brownout. Kaya pupunta siya sa Mindanao. The same man nangyari. No, same old. Yeah, the same. Nangyari kay Cory noon, involved Aboitiz. Ngayon, Aboitiz. Sipin mo yung birds na binili sa gobyerno ng mura, binibeta. Yun ang problema, hindi pa natuto doon sa nakaraan. Na ginagal pa nga, kinobya. Pati yung mga problema pinamana. When we stumble twice against the same stone, katangahan. May choice ka na. Tinuruan ka na ng kasaysayan. At dapat kaya sabi ni George Santayana, mag-aral kayo sa kasaysayan para hindi kayo mamali sa hinaharap. Correct. Ito may kaugnayan to kay Pinoy, I think. Mula sa tabloid na People's Journal, Luisita Landrao, closure. SC makes final ruling next week on Hacienda Luisita's bid for just compensation. The Supreme Court will decide next week whether it will uphold or not its decision allowing the distribution of the 4,915.75 hectares Hacienda Luisita, a sugar plantation in Tarlac, owned by the family of President Benigno Aquino III, to its more than 6,000 farmer beneficiaries. Nako, alam mo, from there na problema yan, umabot hanggang dito sa impeachment. Nagkaroon ng sidings. Nagkaroon eh, naiisip po ang ugap. Pero ito yung sinabi ko about George Santayana. Oo, sabi dyan, from the life of reason, nung 1905 pa yan, Karina. Hindi pa buhay niyan. Ito yung sabi ni George Santayana, those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Kaya nga. Very simple. Ano? Very simple. Kaya dapat maging open ka. Do not be a bigot. Kailangan may mga nagsasabi sa iyo ng tama na tinitignan mo. Ngayon, kung ikaw nandun ka, decision mo to, decision mo. Mm-mm. Walang pwedeng magpayo sa'yo, and that is happening right now. Right. Walang pwedeng magpayo? Wala eh. Eh kung may nagpapayo ba ng tama, liligwak. Pero marami siyang advisors. Oo, dami-dami. Kung marami kang advisors na wala namang alam, ano ituturo sa'yo? You cannot teach what you do not know, and you cannot give what you do not have. Applicable din ba yung many cooks spoil the broth? Pwede rin. Depende sa cook. Nagku-cooking lang. Yung pinakamaganda yung cooking ng ina mo. Di ba? Pero diba? Nanay mo, dahil yung taste mo. Hindi ko na natin. Yung taste mo, next week. Educated sa nanay mo. Di ba? Hindi sa nanlasa ng pagkain. Depende sa upbringing ng dila mo. Correct. If you have an educated palate, then okay yan. Sa nanay mo. Mm-mm. Eh kung paano ang edukasyon mo naman, sa nanay mo na hindi marunong magluto, pag pinagluto mo ako, betray maghiwalay na tayo. At remember, ang shortest route to a man's heart is what? Through his lips. Bakit lips? Mag-start yung matunong Para na iba naman. Kasi doon dumadaan. Dadadampi mo na si lips, papasok sa mouth, pupunta sa bituka. Sabi ng Chinese, basta negosyo, dabo nga, sigurado. Happy birthday, Erap. Magandang labanan, Dirty Harry at saka si Asyong Salonga. Happy birthday po. Pinapapasok si Erap sa Manila para makapasok si Machenza.
Ah, hindi. Napakapangit na political strategy. Okay. Ang morning good na good with Kuya.